kung ang hanap niyong motorsiklo ay mura, tipid sa gasolina at less maintenance pa, baka ito ang para sa inyo. Okay, pabor naman sa atin mga riders na hindi pa pinay-face out o tinataas ang presyo ng mga Honda Wave RSX. Lalo na ito, updated version po siya ng mga Wave. Mas mababa pa rin po ang kanyang presyo compare po sa iba. Okay, may available po siyang kulay. Red combined sa black at saka black na combined naman sa blue. Then wala lang po dito yung kulay white. Okay, dahil sa nabanggit ko po yung kanyang price. Ayan, isa sa mababang presyo po ng Honda motorcycle. Ito ho ang kanyang suggested retail price, 63,850. By the way, ito pong Honda Wave RSX ay 110cc lang po. Okay, ang down payment po niya ay 4,900. Sa 12 months po, 6,557. Sa 18 months, 4,920. Sa 24 months naman po, 4,101. At sa 36 months naman po ay 3,282. Ayan, sa mga nagmamadali, ayan na po ang kanyang presyo. Dahil sa mababa po ang kanyang presyo, given na talagang hindi po siya mag-upgrade into LED. So, kanya pong mga lighting system, lalo na sa kanyang headlight, halogen bulb pa rin po ang ginamit hanggang sa turning signals. At sa kanyang DRL, ayan, hindi rin siya LED. Puro bulb po ang ginamit. And then, sa decals po, dito ako naangasa sa kanyang decals, di ba? Ang ganda po ng pagkakadesign ng RSX, reflectorized po yung kanyang sticker. Then yung kanya naman pong tatak na Honda, nandito po sa kanyang pinakadibdib. Ayan, meron po siyang color combined na gray, black at saka red. Hanggang dito po sa kanyang side profile, yung kanyang model name na RSX. And then lining po ng red at saka ng gray. And then meron pong brand na Changshin Tire. At made in Vietnam po, pero Taiwan standard po ang kanyang mga gulong. Okay, meron pong sukat na 70 by 90 by 17 dito sa front tire. And then tube type pa rin po siya. And then of course, spoke wheels po, yung kanyang wheels. And then stainless naman yung kanyang mga rim. Okay, naka-telescopic fork po na front suspension. And then naka-drum brake po dito sa kanyang front. And then bulb pa rin po ang ginamit dito sa kanyang taillight, stoplight at saka sa turning signals. Okay, naka-dual shock naman po sa kanyang rear suspension. Ayan, kulay gray na coil spring. And then, of course, drum brake din po sa kanyang rear. And then, meron pong sukat na 80 by 90 by 17 dito po sa kanyang rear tire. And then, average din naman po yung size ng kanyang muffler. Ayan, stock na muffler po ng Honda Wave RSX 110cc. And then, plastic po na heat guard. And then yung kanya mang footrest, meron din pong rubber. And then of course, meron siyang kickstart. And then meron po siyang 1 liter na engine oil capacity. And then semi-automatic po ang transmission ng Honda Wave RSX 110. Okay, rotary po ang kanyang gear shift pattern. And then 4-speed.
Okay, sa dry weight po, nasa 94 kilos po ang kanyang timbang. And then meron po siyang minimum ground clearance na 135 mm. And then 760 mm sa kanya naman pong seat height. And then 4-stroke, single cylinder, 2-valve, air-cooled po sa kanyang cooling system. Ang maganda po rito, fuel injected na po sa kanyang fuel supply system. And then 110cc displacement. And then meron po siyang maximum horsepower na 6.46 kilowatts at 7,500 rpm. And then maximum torque naman po na 8.70 newton meter at 6,000 rpm. Okay, sa kanya naman pong upuan, ayan, medyo malambot naman po. Ayan, maganda, magaspang po yung kanyang upholstery dito sa kanyang upuan. And then maganda rin naman po yung kanyang tabas, tamang-tama lang. And then pag bubuksan po natin ang upuan, dito po sa ignition makikita natin, ayan, push seat, tutulak lang po, ayun, lumagitik na. Then check natin, meron naman siyang U-box, kaya lang syempre kagaya po ng mga naunang version, maliit lang po ang space, so hindi ho ari dito kahit half face helmet. Pero maganda ho rito, may pwesto yung kanyang mga basic tools. And then dito po nakalagay yung kanyang battery, dyan meron siyang bahay dyan. And then yan, malalim din naman ng konti. And then meron po siyang fuel tank capacity na 4 liters po ang kanyang full tank. And then dito po tayo bibilip sa kanyang fuel consumption. Nasa 67.8 kilometers per 1 liter. So, ang layo na po na mararating ng 4 na litro. And then sa kanya naman pong top speed, umaabot po hanggang 100 kilometers per hour. And then nahawakan ko yung kanyang grab bar, parang may rubber. O talagang may rubber, hindi parang. Nababalutan po siya ng rubber. Mas maganda po, hindi masakit sa kamay kapag tayo po ay kakapit kahit ng mahigpit. Okay, pure analog po sa kanyang meter panel. Naka-display yung kanyang speedometer sa gitna po, odometer. And then yung kanya namang fuel indicator sa baba. Maganda po sa kanya, readable siya, saka hindi masyadong marami kulay. Dalawa lang halos ang ginamit po, orange saka white. Okay, yung kanya naman pong gear position, ito po sa taas, 1, 2, 3, 4. And then yung kanya mga turning signals, ay magkabilang arrow po. And then yung kanya pong check engine sign, yung high beam, low beam sign, at saka yung kanyang neutral sign. Okay, sa kanya naman pong switches and button, dito po sa kaliwa, andito po yung high beam, low beam, kanyang horn, and then yung kanya naman pong turning signals, left and right turn, and then electric starter push button. So isa lang po ang button dito sa right side. And then napansin ko medyo makitid yung kanyang center stand. Ayan, maliit lang siya. Okay lang naman dahil makitid din naman yung kanyang weight. Hindi siya masyado malapad. Kaya balansi lang siya. And then sa kanya naman pong side stand. Buti pa, check natin ha. Para tingnan natin kung okay ang pagkakatagilid. Okay, ayan. Wala nang adjustment na gagawin. Hindi siya mabubuwal basta-basta. Okay naman ang kanyang pagkaka-side stand. Although parang tuwid siya tignan, di ba? Pero pag titignan niyo po yung pinaka body niya, okay lang din. Okay, buti may time pa. Sakyan na natin. Okay, sa kanya pong ground clearance na 135 mm, and then seat height na 760. Tapos 5'8 po ang height natin. Komportable po tayo syempre. Ayan, lapat po yung ating dalawang paa. And then check muna natin yung kanyang turning radius. Yun lang, may aabutin po tayo sa ating hita dahil meron po siyang bar end. So siguruhin po natin na nakapasok ang ating hita kapag tayo po ay liliko. Huwag tayong bukaka ng bukaka. Ano po? Ayan. And then check natin yung kanya namang front brake. Pareho pong drum brake ang kanyang mga preno. Okay, ito, maganda po ang kapit. Oh. Hindi ho siya matigas. Tamang-tama lang. Kahit malambot siya, responsive naman po, makapit din naman. Ayan, naka-tiles pa po tayo sa sahig, pero yung kapit po niya, maganda. Then, tingnan natin yung kanyang rear brake na drum din po. Ayun, makapit din yan. Tunig niyo yung tunog. And then, yung kanya naman pong rear suspension, check natin. Ito, okay po yung resuspension niya. Malambot po. Ayan, ganda po ng response. Iba talaga, ang pag twin shock siya, talagang okay ang kanyang bounce.
interesado po, pasyal lang dito sa Neymar Honda Villa Brands. Maraming salamat po. Like, comment, and subscribe.